Good evening, guys! So, heto na naman tayo sa The Guard Vlog. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, please like and subscribe sa channel ng The Guard. I-follow nyo na rin yung kanyang Facebook account. Itong happenings na sa pamilya ng The Guard ngayong gabi. So, last year, nangako kami sa aming anak na pupunta kami ng peryahan. So, iba yung definition ng peryahan sa mga iba't ibang lugar. Dito sa amin, ang peryahan, yung may mga palaruan, may mga pingguhan. Yun. Sa iba kasi, ang peryahan, yung mga may tinitindang damit, yung mga ganon. So, dito sa aming lugar, ang peryahan ay may mga palaruan ng bata. So, last year, nangako kami sa aming anak na isasama namin siya sa peryahan. So, dito lang naman to, guys, sa aming barangay. Isang purok lang yung pagitan. Last year, hindi namin na-fulfill yung promise namin sa kanya kasi busy sa mga trabaho. Tsaka, syempre, pagod na, guys, pagdadating sa trabaho. So, hindi namin siya nasamahan. So, sumama yung loob niya. Nagtampo siya. Syempre, pinangakuan mo eh. So, ngayon, ayan, tinupad namin yung promise namin sa kanya na pupunta kami ng peryahan. So, kahit pagod si The Guard kasi nagawa siya ng gutter ng bubong namin kanina, maghahapon halo siyang gumawa ng gutter kasi syempre, inayos niya, binaklas niya yung dati namin gutter. So, matagal na trabahuhan yon. Kahit pagod siya, pinulfill namin yung promise namin sa anak namin kasi mahirap, guys, yung mga kuka na hindi matutuparin. Ayun naman, may hugot. So, totoo naman yon kasi doon natin matuturuan yung anak natin na maging responsible. So, meaning responsible, yung pag may pinangako siyang isang bagay o may kausap siya, kailangan niyang tuparin yon sa oras na itinakda. Kasi, masisira siya sa usapan. So, kailangan sa magulang pa lang, guys, magsimula na yung ganong habit na tumutupad tayo sa ating mga pangako sa ating mga anak. So, ito naman, guys, ay once a year lang mangyari kasi ito ay nangyayari lang kapag fiesta dito sa kabilang purok. Dito sa amin kasi, nung nagfiesta, guys, wala namang ganitong palaruan. So, parang sugalan lang. Hindi naman siya totally sugal. Yung color games, ganon, bingo. Yung typical na laro sa mga peryahan, pagkapiyestahan. So, ito, may mga palaruan siya ng bata. Makikita niyo yan na may, ano dyan, may mga bola, may slide na may bola. So, ayan, naglalaro siya. Siya yung naka-black na treasure ang damit. Nagdadunk siya at nagkaroon din siya ng maraming kaibigan dahil dyan. Ayan, oh, ang saya-saya ng anak ko dyan. Mang ilang 12 minutes ata yan, 40 pesos. So, sulit na kasi lagpas naman sa 12 minutes yung paglalaro ng anak ko dyan eh. So, yan, may kalaro siya dyan. Andyan lang kami sa labas kasi responsible naman siya sa mga ginagawa niya. Lagi namin siyang binibili na huwag masyadong makulit kasi baka makasakit ng ibang bata. Kasi yung ibang kasama niya, guys, dyan sa loob, maliliit na bata. So, syempre, pag nagkulit siya, eh, malaki siya. Pag nakipagharot siya dun sa ibang malalaking bata, possible na masagi nila yung ibang bata, masaktan yung ibang maliliit na bata. So, sabi ko, careful lang sa paglalaro kasi hindi lang naman siya yung bata dun sa loob nung laro, palaruan na yan, nung slide na yan. So, sinusunod naman niya, kaya iniiwan namin siya ng ganyan. Diyan lang kami sa labas. Kaya yan, sa labas lang kami nagbibideo, guys. Kasi nakakahiya naman yan pumasok dahil yung wala namang ibang kasamang guardian, yung ibang mga bata. At para pating nakakalula, guys, dahil nagbabounce-bounce yung tinutungtungan nila, ayan o, ang daming bola. Ito, guys, ay pagkatapos na niyang sumakay ng Ferris wheel. So, may ibang video yung pagsakay nila sa Ferris wheel. Later, makikita niyo yun sa channel ni The Guard. I-upload ko rin naman yun. Nakabukod yun kasi yun ang first time niyang sinakyan at pinaglaro. Doon siya unang
pagkarating na pagkarating namin, yun agad yung inano namin dito. So, maglit lang naman kami dito, guys. Nasa 1 hour lang naman kami dito. Kasi, syempre, walang kasama yung mga pets namin dito sa bahay. So, fulfilling naman ang naramdaman ng aking anak dahil sobrang saya niya, sobrang pagod. Nalula daw siya. Pero nakarami siya ng palaruan after ng Ferris wheel ha, partida pa yan. So, ayan guys, yung mga sinasabi ko sa inyong maliliit na bata. May mga maliliit kasing bata sa loob, kaya hindi dapat maging malikot yung mga malalaking bata pag naglalaro. Kasi, syempre, kawawa naman yung ibang bata kapag nasaktan. So, dapat tinuturo natin yung sa mga anak natin na kapag nasa palaruan kayo, maging mindset na ninyo yung hindi ako magiging masyadong malikot kasi may ibang batang masasaktan, o magiging friendly ako dun sa ibang bata kasi masarap maglaro ng may kalaro. Ang nakakatuwa guys, nung naglaro siya dyan, madami sila. So, happy lang. Sobrang saya. Yung kita mo yung mga ngiti sa labi ng mga bata na nakapaglaro sila ng ganyan. So, ayan. Fulfilling day kahit sobrang pagod. Ay, masayang-masaya naman siya sa kanyang paglalaro. So, thank you at happy fiesta sa kabilang purok. Kasi balintawak pa rin to guys eh. Oh, ito naman yung kasunod. Ito naman yon, yung inflatable slide. Oh, di ba? Ang ganda-ganda niya. Tuwan-tuwa ang mga bata diyan kasi nagba-bounce-bounce sila. Ayan yung anak ko. Hindi kasi na ako sumama kasi ang laki-laki ko. Para naman sumama ko sa slide na 'yan. So siya na lang yung ibinayad ko. 40 pesos din to, guys. Kagaya rin to nung isang playground. So, pagpunta mo doon sa peryahan na yon, makakakita ka ng dalawang playground. Yung isa yung may mga bola, tapos itong inflatable. Tapos ang isa doon ay yung Ferris wheel. May Ferris wheel doon. So, ito, marami din ditong batang maliliit, kaya kailangan careful din. So, bago naman siya pumasok, pinaalalahanan ko naman siya guys na mag-ingat kasi siyempre, pag nakasagi ka ng ibang bata, kasi pag tumalon ka dyan, magbabounce ka. E, paano kung magbounce ka dun sa maliit na bata, di kawawa naman, oh. Kaya medyo kailangan ingat-ingat din. Ito naman guys, ay may limit ng laki kung ano yung pinapapasok nila. O, ayan, kagaya nyan, may maliit na bata. O, di ba pag nagbounce ka, tapos na tumblingan mo to, eh, di pisat yan. Liit-liit. Pero ang saya-saya ng mga bata dito, guys. Sobrang saya nila. Ayan, no? May mga ganyan-ganyan pa silang paandar. Thank you. Kasi, naranasan ng anak ko yung ganyang bagay. First time in his life na maranasan niya yan, guys. Kaya, thankful ako kasi na-fulfill namin yung promise namin sa kanya. More blessings to come para makabalik pa siya dyan. Kasi ang sabi niya, gusto ko sa isang araw uli. Uli, guys, ay uli. Ibig sabihin, sasakyan niya ulit. O, ayan natin na nyo. Ngiting wagi ang mga pictures ng anak ko. Thank you, guys. Good night.